Napagaling! Ah, Tito Lord, tignan mo yan, oh. Yan ang ating script reading mula sa pelikulang Batch 81. Yan po ang defining film. Isa sa defining film ng panahon ng Pangulong Marcos, ano? At yan po ay idinirehe ni Mike De Leon. At sinulat po yan ni Raquel Villavicencio, Roy Del Mundo, at Mike De Leon. At itong ating pagbasa na galing sa mga nakababatang aktor, ito po ay directed ni binibining Angeli Bayani. So shout out kay Angeli dyan. Isang makasaysayang hapon po sa ating lahat. Siya po, si Lord De Vera. At siya naman po, si Professor Xiao Chua, isang public historian. Yan. At kasama natin ang manunulat na si Lord. At sa araw na ito, pag-uusapan natin ang pelikula sa panahon ng martial law. Wait. Teka, dito siya. Bakit pelikula? Sa dinami-dami ng mga nangyari nung martial law, bakit pelikula ang kailangan natin pag-usapan? Bakit hindi? Tingnan natin kasi baka may paralelismo yung mga kondisyon ngayon pagdating sa filmmaking. No? Baka meron tayong makukuhang mga leksyon din. At, you know, sa kapag diktadurang Marcos ang pinag-uusapan, alam mo, hindi masyadong pinag-uusapan yung pelikula. Eh. Wait. Lang yung mga politika. Wait, okay. Hindi naman natin inabot ito, di ba? Kita pa lang sa edad mo, napaka baby face mo. Mukhang hindi mo na talaga inabot yan. Eh. O lalong-lalo na yung mga batang nakikinig, nanonood ngayon. Lalong-lalo na yung mga batang membro ng aktor. Sabi ng ibang mga matatalino, lalo na yung mga pari ng mga kunyari, mga dean ng law school, eh, hindi naman natin inabot ng mga bagay na ito, yung martial law. Sabi ni Father, sino ba tayo para magdunung-dunungan, di ba? Teka. Pari siya ka mo? Ayan mo na, di naman niya naabutan si Jesus. Easy. Okay, teka, Tito Shaw. Saan nga ba galing yung title nitong event natin? Well, tandaan natin na pelikula yung usapan, ano? Title ito ng pelikula ng dakilang director of national artist na si Eddie Romero noong 1976. At historical tong film na to. At nung napanood ko to, nakakatuwa kasi hindi talaga ako umihi. Talagang tiniis ko para lang matapos siya nang hindi ako tumitigil. At si Christopher De Leon ang artista dyan. At tungkol ito sa transition mula sa panahon ng Espanyol tungo sa Amerikano at naghahanap tayo, nalilito tayo at naghahanap tayo. Sino ba tayong Pilipino? Indio ba tayo? Di ba? Ilustrado ba? Yan ang kwento. Napagandang pelikula. Panoorin nyo mga bata. Sana okay pa ipantog mo ngayon. Okay. Ayos pa naman. So balik tayo sa unang tanong. Anibersaryo ng martial law bukas, bakit sine? Bakit pelikula? Well, kung tutusin, ang laki ng papel ng pelikula sa pagkapangulo ni Marcos. Ano? Kasi bago nagkakilala si Marcos at si Imelda, si Mami, ano? Si Mami aspiring actress siya na nag-audition sa Sampaguita. At syempre, nariyan yung ano, di ba? Exhibit A, ang pelikulang iginuhit ng tadhana. Nilabas siya noong 1965 at September din, take note ha, September 5, nung senador pa lang si Andy. Actually, Andy yung kanyang nickname, no? At pinagbidahan ito ni Luis Gonzalez at ni Gloria Romero. Well, trivia lang ha, lumabas din sa ginuhit ng tadhana, isa sa mga panauhin natin. At ito ay yung batang-batang si Trudy Sleep, si Vilma Santos. At gumanap siya bilang Batang Amy. Ang cute pala ni Senadora Amy nung bata. You betcha! You know, yung ginuhit ng tadhana, tinuwento niyan yung talambuhay ni Marcos. Yan yung rise niya mula sa pagiging bar top notcher at yung nag-review siya sa kulungan, di ba? Nasangkot siya sa isang krimen at yung kanyang pagiging war hero.
At kung tutuusin mo rin, Shao, sa medium ng pelikula rin, sinubukan ni Marcos na baguhin yung naratibo ng nakaraan, sabi nila. Mm-hmm. Lalong-lalo na raw yun sa, kanyari, sa pelikula, yung pagpatay kay Julio de Landazan. No? Paki-Google yun, mga bata. Sa pelikula ay hindi rin daw, sinasabi sa pelikula, eh, hindi rin daw magagawang barilin ni Marcos, si de Landazan, dahil nagre-review si Marcos para sa isang law exam. Well, mahabang usapin yan. Saka na natin pag-usapan. Pero alam mo, kinabahan dyan yung incumbent na presidente at running for re-election na artistahin din ito, ha? Si Dadong, ano? yung tatay ni Gloria, si Diosdado Macapagal, na tumatakbo sa ilalim ng Liberal Party. Liberal Party. Ha? At ibig sabihin, dalawan din siya. Wala pang dalawan nun, Tito. At tandaan nyo, ha? Sinubukang pigilan nito ng Board of Censors yung pagpapalabas ng iginuhit ng tanhana na yan. Pero kung akala nila si Macapagal ay naka-score, aba, yung pagbaba ng pelikula, Tito Shao, mukhang actually worked in favor sa ng kalaban. Nagmukha tuloy inaaping martir si Marcos. At di nagtagal, syempre, pinayagan din ang pagpapalabas yan. Mm-hmm. At syempre, naging hit. Kasi sikat ang lead stars at popular na kandidato rin naman si Apo Lacay. Iba talaga si Apo, no? Yes. Ito siya, ako yung mga kandidato ngayon, pabudot-budot sa green screen. O kaya iba, sumi-selfie gamit yung cellphone. Aba, si Apo Makoy. Full-length movie ang ginamit sa kampanya. Oo, grabe. Well, ngayon, meron ding mga nakikipag-usap sa mga kalabaw sa kanilang ads, di ba? Anyway. Ako nag-work. Nag-work. Ay, nag-work, I think, no? Kaya, aba, dahil din sa pelikula, nakilala din ni Apo Lacay ang isang American actress, no, na di umano nakarelasyon niya si Ating Davi Beams. Dahil sa pelikulang Maharlika yan, na syempre of course ikaka-indiem na yan ng mami ko. Easy, alam mo, mahabang kwentuhan yan, ha? Pag sumanga tayo diyan, mahabang kwento pa yan. Pero speaking of kinuhit ng tadhana, sabi ng mga joke na iba, dapat daw magka-part 2 yung pelikula. For example, ano? Kinuhit ng tadhana, part 2. Marcos pa rin, mga ulul, bestest president ever! Wait, relax. Huwag kang mag-alala. Madami ang mga revisionists, so, at yung mga distortionists ngayon, lalo na sa social media. Basta, 7 taon bago magdeklara ng martial law, hindi bago yan. Si Marcos ginamit ng pelikula bilang propaganda. Propaganda. So, kaya, eto ka, ha? Nung dineklarang martial law, sa isang iglap, ha, pinisat ng Proclamation 1081 yung tinaguri ang freest press in Asia. Mula 18 dyaryo na nababasa sa Maynila, 2 na lamang yung natira, no? At kontrolado pa ni Marcos ang mga to. Tinatag ang Department of Public Information at tinataasan ng media na maglabas lamang ng news reports of positive national value sa ilalim ng tinatawag ni, yan, yung author ng libro na yan, siya nagsabi, si Tibomi Harris, na Sunshine News Guidelines. Teka, Tito Lord, may tanong ako. Ano ba posisyon ni Tibo noon sa panahon ni Pangulong Marcos? Bakit yata laki ng role niya sa kwentong ito? Nako, si Tibo. Sa media rin siya, no? Okay, bukod sa 2 beses na naging president ng National Press Club, kasi yung chairman na tinatawag na Media Advisory Council ng panahon ni Makoy. Makapangyarihang position yon. Grabe. So, kaya pala dapat paniwalaan yung nasa libong yan, no, na isinulat niya bago siya nawala. But anyway. Matindi ito. Okay. So, mabawal dito sa yung mga balita tungkol sa mga krimen ng mga panahon na yon. Kunyari, mga epidemya. Nako, epidemya. Epidemya. Kunyari, lahat ng mga events na maaari magpinta ng di kaaya-ayang, kunyari, na nalarawan ng Pilipinas sa mata ng mundo. Kunyari, yung mga reporter na nag-uulat tungkol sa, kunyari, gano'ng kahirap mag-commute sa Maynila, Metro Manila, ay inaaresto at sinasa ilalim ng interrogation ng military. Grabe! Ganun lang? Kung ganyan yan, di ang dami nang nakuk-aresto ngayon, ano? And anyway, sa pelikula naman, ha, kinailangan kang mag-submit sa Bureau of Censors ng kumpletong script, ha, kumpleto, bago ka makapag-shoot ng pelikula. Pati lahat ng promotional material ay kailangan idaan sa Media Advisory Council. Naku, hindi lang pala sa panahon ng pandemya nangyayari yan. Parang narinig ko yan itong nakaraang araw. Easy. Okay, Tito Shao. So,
sa letter of instruction number 13, series 2072. Ah, ito ba yan? Ikaw, basahin mo in the voice of the man himself para makuha natin yung feel. I, Ferdinand A. Marcos, President of the Republic of the Philippines, in order to safeguard the morality of our society, particularly the youth, against the negative influence of certain motion pictures. So, yun. Ito daw ah, Tito Lord ah, ito ang mga pelikulang bawal. Number one. Okay. Number one, films which tend to incite subversion, insurrection, or rebellion against the state. Parang familiar to ah. Oo nga, parang may, parang may batas na parang kapapasa lang na parang ganito yung phrasing. Grabe, oo nga. Number two, films which tend to undermine the faith and confidence of the people in their government and or duly constituted authorities. Films which glorify criminals or condone crimes. And paano na lang yung mga pelikula nung isang taga, ano? Cavite? Easy. Easy. Special artist. Okay. Number four. Easy. Relax. Number four. Films which serve no other purpose but to satisfy the market for violence or pornography. Pornography. Mm. Okay. Number five. Films which tend to offend any race or religion. Number six. Ay, nako, magugustuhan ng ano yan, gobyerno ngayon yan. Number six. Films which tend to abet the traffic in and use of prohibited drugs. My God. I hate drugs. Alam mo, kuwang-kuwa mo yung boses ng ano, isang presidente, wala na lang kidney failure. Ayan. Ay, nako, huwag naman. Boses ni Makoy, ibig ko sabihin. Okay. Films, contrary to law, public order, morals, good customs, established policies, lawful orders, decrees, or edicts, and any or all films which in the judgment of the board are similarly objectionable and contrary to this letter and spirit of... Gusto kayo magbasa nito. The spirit of proclamation number 1081. Yan. Kung, grabe. Kung mo. Tito Lord, Tito Lord. Kidney failure na lang kulang mo. Wag naman. Grabe, Tito Lord. Parang kimchi lang ito ah. Ang daming bawal. Bawal ang mabas. Okay, so, ano mangyayari sa mga lalabag daw? Okay, mga lalabag. Ang lalabag, hindi lang babawiin at kakanselahin ang permit, kundi makukulong at kakasuhan pa. Dito siya. At, kung mahigpit ah, ang pamantayang 1, 2, 3, katawa-tawa lang ang tila na mayagpagpang mga pelikula noon sa ilalim ng number 4. Dahil sa panahon din na ito ha, tila hinayaang mamayagpad ang mga pelikulang bomba kahit na ano ilang taon bago nito ay niwisikan na ang mga telon ng mga sining may pamagat na gaya ng wow, haliparot, laman sa laman, hid-hid, hayok, at iba pa na ikinikilap, na ikakikilabot ni Robitan. Ako, walang sinabi dyan yung mga patikim ng pinya. Mga patikim ng pinya, ha? Oh. Kainan sa, ano yun? Kainan sa highway. Ngayon. Of course, syempre, ng mga panahon na yung Tito Shaw, andyan din yung mga action movies, no? Mga blockbusters. Sila, kunyari, FPJ, Era, Ramon Revilla, pati na rin yung mga comedy sila Dolphy, ang mga melodrama, no? Sa takilya. Pero, Tito Shaw, sa panahon ng paniniil din, umuusbong yung mga tinatawag natin mga smugglers, to use a term by the great Martin Scorsese. Mm-hmm. Mga filmmakers na nagagawang magsingit ng kanilang mga personal aesthetics at mga political na mensahe sa loob ng mga inaprubahang o pinapayagang mga framework. Mm-hmm. Kunyari, nagkikwento sila ng kahit simpleng melodramatic love story na walang tahasang panululigsa sa gobyerno. Yes. Pero, mas intense pa kunyari sa kahit anong op-ed commentary o dugo ang placard. Kunyari, yung isang sweeping panoramic shot ng mga taong nabubuhay sa putikan ng tundo. Kunyari, mga bituka ng slum area sa Pasay, ng mga desperadong kasa sa Mabini, ng mga panahon na yun. Ito pa yung Mabini. At yung third generation of Filipino filmmakers na yan, naging mulat sa mga art cinema trends sa ibang bansa, gaya ng Nouvelle Vogue sa France at ng social realism ng Italy. Isinama nila, isinama pa ito sa kamalayang panlipunan ng Pilipinas. At anong resulta? Ang second golden age
of Philippine Cinema. At dito na umusbong ang mga pangalang kilala pa rin natin hanggang ngayon, mamayagpat. Broca, Bernal, De Leon, O'Hara, at marami pang iba. Tito Shao, sa panahong din ito lumabas, sa mga pelikulang gaya ng ito, mga masterpieces, no? Tinimbang ka ngunit kulang, mm-hmm, may nila sa mga kuko na liwanag, Insyang, Sakada, Ben Cervantes yan, mm-hmm, tatlong taong walang Diyos, Nunal sa tubig, Minsay isang gamugamo, Itim, Ito kami noon, paano kayo ngayon? Jaguar at marami pang iba. At, Tito Lord, ah, mm-hmm, sa kabilang bahagi ng mundo, may isang Pinoy na tubong bagyong lilikha ng bagong daan sa larangan ng experimental cinema. At syempre, kilala natin ito. Ito lang yung kilala kong tahimik na hindi tahimik. Galang gumawa siya ng ingay. At syempre pa, si Kidlat tahimik yan sa kanyang Perfume Nightmares. At biruin mo, National Artist for Cinema, si Kidlat Tahimik. No? Definitely. Mm. Okay, sa pagpasok ng dekada 80, ito, mga pelikulang to, eh, talagang dinedescribe din talaga nila yung, ano, no? yung milieu. Yes. Oo, no? Gaya ng Bona, Batch 81, Isap Mata, Sister Stella L, Kapit sa Patalim, Moral. At syempre, tol, yung School Bukol, kasama yung School Bukol, di ba? Easy, oh. Hindi kasama yan, Tito John. Bakit ka nandito? Sorry nga pala. Eh, kasi, tignan mo naman. May naging Senate President, ha? Mula doon. Teka, Direk. Direk, sino ba to? Hachichi. Direk, pakitanggal na to, Direk. Seryosong ano to, ah, presentation to. No. Bayaw. Iboto mo ang bayaw. Bayaw. Speaking of the early 1980s, kung cinema ang ginamit noong 1965 para sa kampanya, cinema din ang gagamitin ng regimen para ipakita, kunwari sa mundo, ha, na everything's fine in the free and democratic Philippines. Mm-hmm. At sa ambisyon, ha, ng aking mami na maging Cannes Film Festival ang magkaroon nito sa Pilipinas, binuksan ni First Lady Imelda ang Manila International Film Festival at tinatag din nila ang Experimental Cinema of the Philippines. At ito'y nag-iwan sa atin ng mga obrang maestrang gaya ng Oro Plata Mata, Himala, at Misteryo sa Tuwa. Yun nga lang, di kalaunan ang dating templo ng makasining na cinema ay naakusang naging pusali ng pornografiya. Tito Shao, yun ba yung parang Pornhub nila ng mga panahon na yun? Ha? Ano? Ano yung Pornhub, Tito Lord? Teka, wala akong alam sa mga bagay na yan, eh. Teka, umahaba na itong pasakalya natin. Martial law at pelikula. Mahalagang paksa na dapat pag-usapan. Ika nga ng programa namin ni Lord Dabaira, ha? Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. At ito siya, parang gabayan tayo sa ating patutunguhan, dapat pinag-aaralan natin ang ating nakaraan. At totoo yan para sa lahat ng larangan. At sa hapong ito, mga kapatid, mapasama natin ang ilang mga pangalan mula po sa iba't ibang henerasyon ng sinema at sining. Mamaya, makikipagkwentuhan tayo hindi lang sa tinaguri ang star for all seasons, kundi public servant for all seasons na rin na si Batangas Representative Vilma Santos Recto. Makakasama rin natin ang tanyag na nobilistang si Luwalhati Bautista, ang may akda ng mga classic na aklat na dekada 70 ng film version ay pinagbidahan yan ni Congresswoman Vilma. At syempre, yung bata-bata ka, bata-bata, paano ka ginawa? Gapo at marami pang iba. Ciao, magkikwento rin sa atin ang mga aktor na sila Piolo Pascual, mm-hmm, na gumanap sa pelikulang dekada 70 bilang si Jules Bartolome Jr. at si Miss Blyza De Castro, ang bumida sa independent cinemalaya hit na Liway. Malaki pala itong event natin, Tito Lord, ha? Kaya dyan lang kayo, maghintay kayo, at syempre, dadagdagan pa natin ng malaking pangalan, ha? Dahil ang tanong natin, ano nga ba ang working conditions ng rehimeng Marcos? Alam nyo, sa historiography, sa pagsusulat ng kasaysayan, yung ginagawa po naming mga historiador, wala pa rin tatalo doon sa tinatawag na primary sources of history. Ito yung first-person experience o yung first-hand accounts. Kaya,
kakausap tayo ng mga taong hindi lang nandun mismo, kundi nakaranas din ng pagkakakulong. Pagbabahagi po sa atin ng kanilang karanasan, pagpugayan po natin ang iginagalang na direktor at aktor na si Joel Lamangan at ang premyadong scriptwriter na si Ricky Lee. Makasaysayang hapon po sa inyong dalawa. Gandang hapon. Gandang hapon sa inyo. Hi Sir Ricky, hi Direk Joel. Hi. Bago nga lahat, Tito Shaw, kailangan natin mag-advance happy birthday kay Direk Joel Lamangan na arawan po bukas. Grabe, ang karawan nyo, anibersaryo ng Martial Law. Happy birthday po. Salamat po.